Welcome back again sa ating YouTube channel, guys. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please kindly support my YouTube channel. Pa-subscribe naman. Maraming salamat po. So dito, late afternoon type tayo, mga master. So hanggang pahapon na. Sana makarami tayo. So let's go. Lalawin pa natin yung spot. Kung mapapansin nyo yung matalas na bato, dun tayo pupunta. So pagdating natin sa spot, dive agad. So pag nag-dive tayo sa malalim, nag-warm up muna tayo sa mababaw para hindi ma pressure yung tenga natin pagdating natin sa ilalim, para hindi mabigla. Kaya nag-warm up muna tayo pag ano, sa mababaw. So dito, pag mapapansin nyo, ito yung spot natin kung saan sa mga previous videos natin makikita. So dito, pag pwesto natin, medyo wala dito yung mga bait, yung mga dalagang bukid. So pag ganun, walang less na yung chances na may mga isdang malalaki. So dito may nakita ako dito ang sardine piece. So antayin natin na lumapit. A good size na rin to. So ito titirahin ko na sana. Kaso mas malaki yung isa. So ito, tirahin na natin to. Sardine piece. Labahita. Local name in Banton, Budlaw ang tawag sa amin na ito. Sardine piece. Shoutout nga pala kay Edwin Kapispisan. Spero Wannabe. Bad's Fishing. Dev City SP. Maraming salamat po. So buti nilang natanggal natin sa batuhan, hindi na natin sinisid. A good size of labahita. Sardine fish. Nasa 2 kilo to. On scale 2 kilogram on scale. Labahita. Pwede na rin to. So pangalawang dive natin. Dito may nakita akong kanlay. Seabird's Mori. Sa amin kanlay ang tawag. So binabaan ko siya. Medyo marami ditong ano, bait, maraming dalagang bukid. So tinutukan natin, kaso biglang pumasok sa butas. So paangat na sana ako, hindi ko napansin yung grouper. Meron palang grouper sa katabi niya. Kaso late na nating napansin. Ayun, malayo na, nagtumakbo na palayo. So tara, wag na natin ano, pilitin. Taas muna tayo. So dito ulit guys, may nakita akong grouper ulit. So ang hunting natin dito, medyo tumago sa bato. So sinisiran ko siya ng ano, hindi niya ako makikita. Para hindi mabulabog or hindi tayo makita agad. Ayun, pagkatutok natin sa pana. Medyo malayo pa to, pero nakita ko na siya. Yan.
Ayun, nakapwesto sa ano, malapit sa lungga niya. Kaso ang problema, pagkalapag ko dito sa corals, sumabit yung pins ko. Hindi kaagad tayo nakalangoy palapit sa kanya. Kaya hayaan muna natin yon. Next time makikita natin ulit yon. Hindi pa niya oras. So ito na yung last dive natin ngayong hapon na ito. Medyo paggabi na rin, pahapon na rin to, mga siguro mga 5 PM na rin. So last dive na natin. So dito maraming bait. Maraming dalagang bukid kung mapapansin nyo. Ayun sila. So it means na may chance din na may nag-hunt sa kanila or may mga malalaki. So pagkalapag natin yung sa unahan ko yan guys, pa slope na yan, palalim na. Kumbaga malalim na na part na yan. So dito lang tayo nag-aabang sa yung kaya natin. So abang nag-aantay tayo. Medyo may napansin ako ditong nagalawan yung bait sa unahan. Kaya nag-piscol ako. So eto, bluefin trevally. So ang ganda na ang pagkatama natin. Medyo na spine shot natin. So bigyan muna natin siya ng line para makaangat tayo. Medyo mabigat. Hindi natin kayang iangat agad. So binigyan ko muna ng line para makaangat na tayo ng mabilis. Bluefin trevally. Ang tawag dito, local name sa Banton, Malimango ang tawag dito sa amin. Sa maraming tawag dito sa depende sa mga lugar. So ito siya. Ganda ng pagkatama natin. So tumagos yung shop natin. It means na malapit na talaga yung isda. Great trevally, bluefin trevally, a good size, nasa 5.3 kilogram on scale. So eto na yung huling isda natin. Umuwi na rin tayo, pagod na. So eto na yung huli natin na isda, at least nakadalawa tayo. So maraming salamat nga pala sa palagi nanonood ng videos natin at sa mga supporter natin, subscriber. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating mga videos. Salamat po.